sa oras na magkaroon ka ng matinding problema, huwag kang lalayo sa Kanya. What? Mas lalo kang magdasal. Mas lalo kang kumapit. Doon mo siya mas mararamdaman. Kapag nakapagpagawa nga tayo ng simbahan, ang iniisip ko ay ito. Sa bandang harap, gusto ko magpapagawa tayo ng isang striking, isang meaningful na imahe ng mahal na bira ng Lazarus na umiiyak. Kasi bakit siya umiiyak, mga sisters, di ba? Kasi gusto niya na tayo magsimba. Pero hindi siya umiiyak para sa sarili niya. Hindi siya umiiyak para sa anak niya. Kasi kahit hindi tayo magsimba, wala namang mawawala sa kanya, sa kanila. Umiiyak siya para sa atin. Alalaumbaga, kapag nakakita tayo ng striking pose o striking na image ng Mama Mary ng Lazarus na umiiyak dyan sa labas ng ating ipapatayong simbahan, maging reminder sa ating lahat, sa mga dumadaan, lalo tigit sa mga daraan, nang may problemang mabibigat, para ang Panginoon, through Mama Mary, ang nangungusap. Mabigat mong problema mo, anak. Ang dami-dami mong hinahanap na solusyon kung saan-saan, kung kani-kanino. Umasok ka ng simbahan. Umasok ka ng simbahan. Kausapin mo ang anak ko. Magdasal ka. Magsisi ka sa kasalanan mo. At mararamdaman mo ang yakap, ang paggabay, at ang tulong niya. Eh personally, paminsan-minsan lang po ninyo, gustong-gusto kong tinitingnan yung mga pictures or edited pictures na makikita po ninyo ngayon. Edited ito sapagkat ine-edit na nandun si Kristo. Natatouch ako dito kasi ito'y larawan ng mga taong nalulumbay, nalulungkot, parang nasa gitna ng kawalang pag-asa, walang makitang solusyon sa problema. Yung may picture nga dyan, parang malubhang malubha na. May picture nga dyan, parang gustong magpakamatay na. Ang hindi nila nakikita, ang Panginoon ay nakaakbay, nakayakap, umaakay, gumagabay, nakatunghay, pumipigil sa kanila. Di ba minsan nakakatakutan natin yung mga pictures na nagpakuha ka, nagpa-selfie ka, at makita mo nung ma-develop, meron kang kasama. Hindi ganyan yung mga picture na yan. Nakawawala ng takot yan. Kasi ang sinasabi ng mga pictures na yan sa mga nakakaalam at sa mga nag-edit niyan, ano man ang problema mo, kahit yung mapikat, maniwala ka, andyan siya, kasama mo siya, yakap-yakap ka niya. Yun naman ang sabi niya eh. Iiwan ko ang 99 para lang sa isa. Hindi dahil hindi mahalaga yung 99. Kung yung isa ay mahalaga, mahalaga rin yung 99. Kaya lang, bilang isang mabuting pastol, yung isang pinakanangangailangan ng tulong ko. Kasi yung 99 kong tupa, kapag nakita ng lobo, kahit gutom na gutom yung lobo, hindi niya atakihin. Mag-iisip siya, bakit? Isang pulutong eh. Malakas eh. Isang grupo eh. Pero yung nag-iisa kong tupa, pag nakita ng lobo yon, kahit busog na busog yung lobo, kakainin niya yon, atakihin niya yon, kasi nag-iisa eh. Kapatid, tayong lahat ay mga tupa dito ng Diyos. Pero kung ikaw ang may pinakamabigat na problema ngayon sa asawa mo, ikaw yung nag-iisang tupa na yon. Lahat tayo mahal ng Diyos, pero kung ikaw yung pinaka may problema ng anak sa magulang mo sa ating lahat, ikaw yung nag-iisang tupa ngayon. Kung ikaw ang pinaka nagigipit sa pera sa ating lahat ngayon, ikaw yung nag-iisang tupa ngayon. Kung ikaw yung may pinaka may malalang sakit sa amin, sa atin ngayon, ikaw yung nag-iisang tupa ngayon. Maniwala ka. Yakap-yakap ka ngayon ng ating Panginoon. Mga kapatid, sige nga, sipin ninyo ha. Kailan ba mas naging solid na solid ang pagkakilala ng mga disipulo kay Kristo? Sige nga, sipin nga po ninyo, kailan? Sa pamamagitan ng mga himbala at milagro? No! I don't think so. Kasi kung mas nakilala nila ang Panginoon ng solid na solid sa mga pangyayaring kagilagilalas at maganda, edi sana hindi nila siya inabandon na. Interestingly, kailan mas naging solid ang pagkakilala nila at paniniwala na nila na Diyos si Kristo?
nang ipakita niya, matapos na siya'y muling mabuhay, ang mga bakas ng pahirap sa mga kamay, sa tagliran at sa mga paa niya. Ironically, nang makita yon ni Tomas, ang kanyang overall sentimiento, sentimiento ng mga disipulo, "My Lord, my God." Bakas ang sugat. Naisip, "My Lord and my God." Kailan na sabi ng senturyon, "Tunay nga, ito ang anak ng Diyos." Habang si Jesus ay nakapayubay sa krus, kailan na sabi ng magnanakaw, "Alalahanin mo ko kapag nagahari ka na." Kailan? Unti-unti siyang namamatay at habang si Kristo ay unti-unti ring namamatay, doon niya nakita, naranasan ng Diyos. Lahat tayo, alam mo, mahal ka ng asawa mo yan eh. Lahat tayo, alam mo, mahal ka ng anak mo yan eh. Lahat tayo, mahal tayo ng ating kapatid. Kapatid natin yan eh, kaibigan natin yan eh. Pero kailan mo mas na-appreciate at mas nakikilala, mas nararamdaman ang pagmamahal niya? Kapag meron ka ng mabigat na problema. Ganun din ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ko sinasabi na magdasal tayo, "Lord, bigyan mo ako ng pinakamabigat na problema upang makilala kita." No! Ang sinasabi ko, lahat tayo po pwedeng dumaan doon. That we experience hitting rock bottom. Anong expression na hitting rock bottom? Ang sabi ng engineer, "Father, sa tatayuan mong simbahan, matigas tong batong ito, kinakailangan ng matinding driller dito." So, hitting rock bottom sa problema, parang yun ang pinakamabigat na problema. Wala nang mas didiin pa. Rock bottom ka na. May quote, ang sabi, "God sometimes lets us experience hitting rock bottom for us to discover that He is the rock at the bottom." God allows us to experience hitting rock bottom for us to realize that He is the rock at the bottom. Kung minsan, iaalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng matinding problema na parang wala ng pag-asa, doon natin siya kasi mas mararamdaman ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Doon natin siya mas ma-appreciate at makikilala. Kapatid, sa oras na magkaroon ka ng matinding problema, huwag kang lalayo sa Kanya. What? Mas lalo kang magdasal. Mas lalo kang kumapit. Doon mo siya mas mararamdaman. Walang hindi kakayaning puntahan ng Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung papaano ang nanay mo, kahit nasaan ka, pupuntahan ka. Hindi, walang hindi kakayaning puntahan ng Diyos habang tayo nabubuhay. Upang tayo ay Kanyang samahan at tulungan. Paniwalaan mo yan at iyong mararamdaman.